ang video na ito, mga kaubayan, ay tungkol sa ginamit ko na halamang gamot sa ating kababayan na may problema sa kanyang karamdaman, yung malaria po. Hindi na po ako nahirapan maghanap ng halamang gamot na ginamit ko sa kanya kasi nandito lamang po. Ito po yun, mga kaubayan. Ayan po. Yung labong ng kawayan na ito, mga kaubayan. Tignan po natin. Yung labong ng kawayan na yan, mga kaubayan, ayan po yung ginamit ko sa malaria. Malaria po ang karamdaman ng ating kaubayan dito na aking pinuntahan na ginamot. Ito po ang ginamit ko, mga kaubayan. Lapitan po natin. Yan po. Ito po yung ginamit ko sa ating kaubayan na may karamdaman. Ito po. Itong labong na ito, mga kaubayan, yung labong na yan, ang proseso ng paggamit ko dyan ay inihaw ko po yan. Inihaw ko po yan, yung labong na yan. Saka ko po ipinainom. Yan po. Ang pinanglunas ko sa karamdaman ng ating kaubayan na may sakit na malaria sa lugar na eto, hindi na po ako nahirapan na maghanap ng halamang gamot kasi nandito lamang po sa tabi nila. Ayan po, mga kaubayan. Lingit sa kalaman natin, etong ganitong klaseng kawayan, malilit lamang po na kawayan yan, mga kaubayan. Oh. Yan. Ay napakabisa po itong halamang gamot na ito, itong kawayan na ito, sa binat. Sa binat, lalong-lalo na po sa mga nanganganak. Yung ugat po niyan, kinukuha po namin yan. At yung nabinat po nating kaubayan sa panganganak, ay ilinalaga po namin yan. At yan po ang ipinapainom namin. Ngayon, pagdating naman po sa malaria, ito po ay napakabisa po sa malaria yan. Malaria, sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan, yung nadidehydrate po. Yan po, mga kaubayan, mabisa po yan. Yan po ang ginamit ko na panglunas sa ating kaubayan na may karamdaman sa lugar na eto. Hindi na po ako nahirapan gumamit, maghanap ng mga lamang gamot na yan, mga kaubayan, kasi nandito lamang po sa kanilang mga kapaligiran. Kasi nahirapan po siya sa kanyang karamdaman na malaria kahit na mainit na mainit po. Kahit na mainit na mainit po, mga kaubayan. Kasi yung ating kaubayan ay hirap na po siya sa kanyang karamdaman. Kahit na mainit po. Kahit na matindi ang sikat ng araw. Pag sinumpong po siya, ay talagang mamalariyain po siya. Mapapahiga po siya sa panginginig. Ganyan po katindi yung sakit na malaria, mga kaubayan. Kaya naghagilap po ako ng halamang gamot dito lamang po sa tabi-tabi. Na kuan, hindi na po ako nahirapan maghagilap ng halamang gamot kasi dito sa lugar nila ay marami pa pong mga halamang gamot dito sa kanilang mga kapaligiran, mga kaubayan. Yan po. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na eto, yung kawayan na ganito po yan, mga kaubayan. Yan. Yan po. Ang mga labong po na ng kawayan, mga kaubayan, ay ang labong po ng kawayan, kahit anong labong po, kahit anong kawayan po, yung kanilang labong po ay may kanya-kanyang mga karamdaman na nagagamot. Hindi po totoo na nakakalason po yung ibang class, yung kawayan, labong ng kawayan na yung may butas, yung kiling. Hindi po totoo yun, mga kaubayan. Isang uri ng halamang gamot po yun. Mapait nga po, pero hindi po siya nakakalason. Pinanglulunas po namin yun sa mga karamdaman ng ating mga kaubayan. Depende po. Depende po yan sa karamdaman na lulunasan po, mga kaubayan. May mga proseso po. May mga proseso po ang paggamit ng mga labong. Depende po sa klase ng labong yan, mga kaubayan. Kaya marami sa ating mga kaubayan na
lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa po nila alam ang kakayahan ng mga labong. Ang alam po lamang nila ay inuulam po. Pakishare naman po ang mga videos na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng mga halamang gamot. Marami pong salamat.